Magandang araw mga kawaray. Meron naman po tayong gagawin ngayon. Itong washing machine, tumawag sa akin may-ari, pinapatingnan. Isa siyang active dual wash 10 kg, top load Samsung washing machine. Ang problema dito is hindi siya naglo-load ng tubig, ayaw niyang mag-refill. Isa itong automatic na washing machine, makintab pa, 3 taon na daw to. Kaso ang problema ito nga lang, unang problema hindi naglo-load ng tubig. Pero dito sa side, sa hand wash, meron. So i-check natin kung ang problema. Safety first, bago mag-company, off natin ang gripo. Tapos tanggalin natin ang saksakan para iwas disgrasya. Check natin ang detergent dispenser. Kasi minsan namumoto dito ang mga sabon, mga chok. Kaya nabablockage, hindi siya makapasok yung tubig. Pero sa tingin ko ito, malinis. Wala siyang mga blockage. So, pwede na nating ibalik. Yan. Tapos ito, yung filter. Sa side, wala rin, malinis. Kasi tinatanggalan daw nila. So, ngayon ang problema, baka nasa hose. So, ang gagawin lang natin, tatanggalin natin itong hose. Ang problema ko hindi pa ako nakakompone ng ganitong washing machine na automatic. Dati-dati yung mga lumang washing machine lang, yun lang ang nakukompone ko. So pandarin lang lang natin yung gripo. Okay naman, malakas yung tubig. Tapos isunod natin yung ito yung filter na nagsasala sa tubig. Tingnan natin kasi minsan nagkakaroon to ng mga lumot. Tapos mga bara-bara kasi alam natin yung gripo, yung tubig natin minsan madumi. Kaya namumuka. So malinis naman, mukhang malinis. So buksan na natin. Tingnan natin sa loob, i-check natin. May multi-tester ako dito. Kaso ang problema nga, hindi pa ako nakasubok ng mga ganitong automatic na mag-company. Pero try lang natin. Explore lang. Wala namang mawawala kung mag-try tayo. At least mayroon tayong bagong experience. So ayan, nabuksan na natin. So i-check na natin. Ito yung water system niya na tinatawag na solenoid valve. Pero ito kakaiba kasi tatlo. 3 heads or triple water inlet valve na tawaging. Kaya 3-way siya. So gagawin natin, i-move lang natin yung mga wirings para matest natin yung mga continuity kung meron. Tapos ayun, pati yung hose tinanggal ko na rin. Tapos ito ring hose i-check natin, i-happen lang kung may bara-bara kasi baka rin yun ang dahilan kung na hindi nakakapasok yung tubig. So sunod, dito naman i-check lang natin siya pa isa-isa. May multi-tester ako ditong dala. I-set lang natin siya ng times 1 microfarad para makita natin yung continuity niya. Oh, lakas ng ulan. Lakas ang tulo ng tubig sa labas. Inuulan niya yun ng Tacloban. Nagkukulang ata sa tubig. Ayun. Walang sign of life. Ito nga, nararamdaman ko na. Parang ito ang problema. There's no sign of life. Ito mayroon continuity, tapos ito mayroon, tapos itong wala. Mapapansin natin ito talaga may sira. So kailangan na nating palitan to ng bago. At chinik natin din yung hose kung may bara. Ihipan na natin. Ibig sabihin wala siyang problema. So ito
So kung mapapansin din natin guys, meron na siyang crack. Yun o, may crack na siya yung isang coil. Ito pala ang solenoid valve o water valve. So busted na siya. So ang gagawin lang natin is iangat lang to, sugutin. Ayan. So ito yung spare. So maghanap muna tayo kung saan tayo makakahanap ng ganitong pesa dito sa Tacloban, kung available. Ito pala ang washing machine water level sensor or pressure switch na tawagin. I-check din natin siya kasi minsan ito yung dahilan minsan na sisira ang solenoid kasi nafe-fail siya. Kaya check natin. Pero okay naman siya. Ito pala siya yung kung makikita nyo yung hose sa baba, dito nagbe-build up ng pressure. Pag ma-reach up yung water level, automatic siyang nagsiswitch off. Yun ang trabaho ng pressure switch. Kapag hindi magtrabaho ang pressure switch, hindi siya magsisignal kay solenoid valve, kaya ang tubig ay aapaw sa washing machine. Kaya minsan yun ang problema. Ito after how many days, nakarating na rin yung pesa, yung solenoid valve na na-order natin sa kaibigan natin sa Manila. Kasi dito sa Tacloban, naghanap ako, may mga service center dito ng Samsung. Wala rin sila, mag-order pa daw, kaso mahal. Maabot ng 3,700. Kaya naalala ko yung kaibigan ko, kaya sa kanya ako nag-order. Kalahati yung presyo, kasama na yung yung shipping fee. So ayan, tinis ko yung solenoid valve. Wala namang problema. Orig. So ito na ang solenoid valve. Ito yung bago. Mabuti na lang may kasama siyang rubber. Kung makikita nyo, may dalawang silicone na Kasi kadalasan wala yan eh. Ito yung sira. So ipapakita ko sa inyo yung pagtitester nito, kung ano yung good na pesa. Ayan o, may continuity siya. Kumbaga yung reading niya parehas, equal silang tatlo. Ayan. Kung single single inlet, ganun din ang pagtitester. Kasi kadalasan yung ibang hindi kadalasan, halos yung ibang mga washing machine, isa lang yung single lang siya, solenoid valve. Ito tatlo kasi meron siyang sa side, tapos hot, tapos yung niya talaga yung main loader ng tubig. Kaya tatlo to. So ang gagawin lang natin, isasalpak lang natin to, ipapasok yung dalawang niyan nipple. Ayan, push lang, tapos pumasok, anuhin lang natin sa baba, i-fix lang natin ng maayos. Yan. Ano nga ba ang sanhi madalas nasisira ang solenoid valve? Ang una ay electrical failure. May nagbabrun out yun. Minsan low voltage yun, nasusunog yung coil na to. Ang pangalawa ay yung lifespan. Yung talaga sa factory na. Siyempre hindi tayo gagawa ng mga pesa tsaka appliances na forever. Walang forever. Kaya yan ang tinatawag na lifespan ng gamit. Kaya hindi natin nalalaman, bigla na lang nasisira. Kasi yan ang totoo. Hindi kagaya dati ng mga appliances, umabot na ng 20 years to 15 years, maganda pa rin. Kasi ngayon ang mga appliances talagang iba na. May mga lifespan na. Production. Siyempre kung walang ganun, hindi kikita ang kumpanya. So, sa uli lang natin yung hose, yung maayos, yung lock.
sana gumana na to. Yan, okay na. Naibalik na natin yung solenoid system. Siguraduhin lang naka-fix talaga yung solenoid kasi baka magkaroon siya ng leak. Kailangan nakasalpak siya ng maayos. So yan, naibalik na natin din yung cover. So gagawin natin, ibabalik lang natin yung ano niya, hose. Yan. So far, yun lang naman yung nakita ko na problema. Kaya testing natin ngayon. Ngayon, i-check natin yung ano na niya, electrical outlet. Ito, ano lang natin, AC bolt. AC 220. Pero sa reading dito sa ano, sa tester is 250. Since na 220 tayo, ayan. Tama, 220 naman yung ano, reading niya. Hindi mababa yung boltahe. Kadalasan nakakasira ng mga appliances ay yung mababa yung mga boltahe. Kaya siyempre para maprotektaran yung mga appliances natin, bumibili tayo ng mga inverter. Kaso minsan mahal yung inverter, talaga may kamahalan. Kaya sakripisyo na lang. Tapos ito, balik lang natin yung hose. Higpitin natin mga maayos. Tsaka lagi nyong i-check, baka makalimutan nyo ilagay yung filter. Tapos at tsaka yung rubber. Kasi pag wala yun, talagang magkakaroon ng ano, leakage. Magli-leak. Yan, try natin. Buksan na natin yung grepo. Tapos saksak. Sana gumana. Sana Lord gumana, kasi pag hindi to gumana, ito na yung first at saka last. First time ko dito. Okay, try natin. Ayun, salamat, gumana rin. Nadali. Yun, takas na yung tubig. Makakapaglaban na naman si Madam. Kasi sabi niya, mga tatlong basket na yung labahan niya. Ayaw niya naman maglaban ng Japanese style na paglalaba. Kasi nakakapagod daw. Yung krukusu. Yung bagahan wash. So, ayan yung Samsung na washing machine. Dual wash. Inverter na to. Digital inverter. 10 kg. Ang problema niya, hindi naglo-load ng tubig. Yung side niya, gumagana naman. Tapos, sa hindi malamang dahilan, bigna na lang siya huminto. Walang sign. So, inisip ko factory defect. Kasi wala yun. Or baka sa blackout din. Minsan naglalaba ka kasi biglang nagbabrun out. Tapos nag-on yung light, kaya yan, nasisira yung mga appliances natin. So mga kawaray, yun palang problema lang, solenoid. So salamat sa panonood, paalam!